Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning! Heads up naman sa mga moon lovers. Para sa lunar updates, ang moonrise natin ay sa ganap na 8:15 PM at ang moonset naman ay 7:11 ng umaga. Sa iyong pagtingala sa kalangitan tuwing gabi, minsan ba'y naitanong mo kung anong phase ng buwan? Ngayon, ito asahan sa waning gibbous moon. Kung minsan, napagkakamalan itong full moon. Ngunit sa ganitong phase, ito ay nagsisimulang mabawasan ang natatanggap na liwanag mula sa araw. Dahil unti-unti itong lumalayo sa pagkakalinya sa pagitan ng mundo at ng araw. Samantala, panibagong exoplanet na medyo malaki ng kaunti sa planetang Neptune, tinawag na exoplanet 55 Cancri E. Sa layang 440 light-years, ito ay tinatayang mas mabigat pa sa Saturn. Ang isang posibleng dahilan nito ay ang taglay na tubig o water vapor. Ayon sa pag-aaral ng NASA, ang nasabing planeta ay binubuo ng rocky core, dense envelope of water at hydrogen-helium atmosphere. Sa halip na bansagan itong ice giant type world, tatawagin na lang itong mini Jupiter o Saturn. Abangan sa Panahon TV. Maliliit na buhawi nag-iwan ng matinding pinsala. Ang mga detalye nito sa aming pagbabalik. Ang easterlies ay binubuo ng hangin nagmumula sa dagat Pasipiko. Maaring makaapekto ang easterlies sa bansa sa anumang bahagi ng taon. Ngunit kadalasan itong nagiging dominante sa tuwing tag-init o dry season sa Pilipinas. Easterlies ang dahilan kung bakit nararanasan natin ang pagtaas ng mga temperatura. Nagdadala ito ng mainit at maalinsangang panahon lalong-lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Ngunit dahil ang init at moisture ay bahagi ng water cycle, maaari rin itong pagmulan ng makakapal na ulap. Kaya bukod sa init, maaari rin itong magdulot ng pagkidlat pagkulog o thunderstorms na madalas maranasan sa hapon o gabi.